Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Rizalista, sila ang mga taong ang paniniwala patungkol kay Jose Rizal ay isa itong santo o hindi naman kay isang makapangyarihang nilalang. Gaya ng ilang mga relihiyon, ang samahan na ito ay mayroon ding iba't ibang paniniwala. Hindi lamang ito iisang samahan, ito ay may iba't ibang sekto na kung saan ang mga ito ay nabuo sa iba't ibang panahon. Ang ilang mga sekto na nabuo ng mga taong ito ay mayroong pinaniniwalaan na si Rizal hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Malakas ang paniniwala ng mga taong ito na si Rizal ay tutulong sa kanila upang makaahon sila sa kahirapan. Ang iba ay naniniwala na si Rizal at ang pinaniniwalaang Kristo ng mga Katoliko at mga Kristiyano na bumaba muli sa lupa upang maging si Rizal. Samantalang ang iba naman ay kinikilala lamang si Rizal bilang gabay sa kanilang espiritual na buhay. Ang ilang mga sekto ng mga Rizalista ay may paniniwala na ang mga tao na naging parte ng Revolusyon ng Pilipinas ay reincarnation ng kinikilala ng mga Kristiyano na si Virgin Mary. Ang mga taong maniniwala at sasamba sa mga taong ito ay maililigtas sa sandaling sumama ito sa kanilang samahan. O hindi naman kaya si Rizal ay ang pangalawang anak ng Diyos na ipinadala dito sa lupa. Ang Rizalista ay hindi pa rehistrado o hindi pa kinikilala bilang isang relihiyon, ngunit maraming tao na ang nakakarinig dito. Sa panahon ngayon, ang mga kilalang rehistrado bilang isang relihiyon ay ang mga sumusunod: Spiritual Filipino Catholic Church, samahan ng tatlong persona, Solo Diyos, Iglesia Sagrada Filipina, Ciudad Mística de Diyos, Watawat ng Lahi, Adamista, at Bathalismo. Ang mga grupong ito ay may kanya-kanyang chapter na nakakalat sa buong Pilipinas. Maituturing na ang Iglesia Sagrada Familia ang pinakaunang grupo o chapter ng mga Rizalista. Ang grupong ito ay matatagpuan sa Sitio Rongot sa Calamba. Itinuturing nila si Rizal bilang isang Diyos at ang bayan ng Calamba sa Laguna kung saan isinilang ang pambansang bayani ay ang sinasabing Promised Land. Dito anila itatayo ng Diyos na si Rizal ang kanyang kaharian sa pagwawakas ng mundo. Sinasabi na ang baryo ng Rongot, ang pinakamahirap na baryo ng Calamba, ang magiging bagong Jerusalem. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga babae na pawang may mga edad na, gaya ng pananampalatayang Kristiyano, naniniwala ang grupo sa Trinity. Ang Diyos Ama ay ang sinasabi nilang si Apo Asyong, Amang Rizal naman ang siyang tumatayong Diyos Anak at Inang Adarna bilang Diyos Ina. Naniniwala ang mga Rizalista na ang lahat ng bumubuo ng Trinity ay tanging si Rizal lamang. Ngunit base sa kanilang paliwanag, si Apo Asyong o Senyor Don Ignacio Coronado na nakatira sa Sitio Aplaya, ilang kilometro ang layo mula sa Calamba, ay nagpakilalang ang totoong Rizal. Isinilang siya noong Pebrero 2, 1890. Siya ay nagsimulang mangaral noong 1940s at ipinakilala ang sarili bilang ang totoong Dr. Jose Rizal. Ayon sa kanya, peke ang taong binaril ng mga Kastila noong 1896 sa Luneta. Namatay si Apo Asyong noong Disyembre 21, 1957 at inilibing sa Lechera Hill na pinaniniwalaan kung saan na malagi umano si Rizal noong kanyang kabataan pa. Batay sa kwento, nagsimula ang Iglesia Sagrada Familia ng si Danny Bibat na katatandang kapatid ni Nanay Gloria ay nasa US Navy pa kasagsagan ng gyera laban sa Hapon. Oktubre 1942, nang tamaan ang sinasakyang barko ni na Danny, tumalon umano sila sa karagatan bago ito sumabog. Ilang araw na raw silang nagpalutang-lutang ng isang mababang ulap ang tumambad sa kanila at nakita nila ang kalahati ng katawan ng isang lalaking may balbas at sila ay tinulungan na makapunta sa dalampasigan. Pagkatapos ng gyera, nagretiro umano si Danny mula sa Navy at siya ay tumira sa Tatalon, Quezon City. Taong 1951, nang isang matandang babae ang lumapit sa kanya at sinabing may matandang lalaki sa Calamba ang nais siyang makita. Nagtungo si Danny sa nasabing lugar at doon nakita niya si Apo Asyong. Inatasan umano ni Apo Asyong si Danny na dalhin ang kanyang pamilya sa Rongot.
Nakumbinsi naman ni Danny ang kanyang pamilya na sumama sa rungot at doon sinimulan ang Iglesia Sagrada Familia. Taong 1972 nang mamatay si Danny at si Nanay Gloria na ang naging leader ng Iglesia Sagrada Familia. May anting-anting umano si Nanay Gloria na isang medalyon kaya't sa kabila ng edad ay malakas pa rin siya. Mahahaba ang mga buhok ng mga miyembro ng Iglesia Sagrada Familia at nakasuot sila ng puting mahabang damit na hanggang bukong-bukong. Ang burol ng Lecheria ay sinasabing lugar din ng mga Rizalista kung saan umano makailang ulit na nagpakita si Rizal at gumawa ng milagro gaya ni Hesukristo. Isa pang grupo ng mga Rizalista ay ang Iglesia Watawat ng Lahi na itinatag noong 1936. Ngunit dahil sa away ng mga miyembro nito, taong 1987 nang magkaroon nito ng apat na paksyon. Ayon sa ilang pagsasaliksik, ang kinikilalang pinakaunang samahan ng mga Rizalista ay ang tinatawag na Iglesia Watawat ng Lahi. Ito ay binuo nila Reverend Father Luis Fabrigar at Jose Valincunosa noong Disyembre 25, taong 1936. Ang pinakalugar ng samahan na ito ay makikita sa Kalamba at halos nakabuo na ng 100 chapter o 100 pang samahan na makikita sa bansang Pilipinas. Noong 1980s, dumami ang naniwala sa ganitong samahan at umabot sa halos 100,000 katao ang nagpa-convert mula sa kanilang dating relihiyon at noon din ay naging isang Rizalista. Ngunit ayon sa ilang balita na noong taong 2012, ay dumami din ang nagpatanggal upang umalis sa nasabing samahan. Ayon sa paniniwala ng Iglesia ng Watawat ng Lahi, si Rizal ay nakaligtas sa pagbaril sa kanya sa bagong bayan at hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Naniniwala ang mga ito na si Rizal ay namumuhay lamang sa Mount Makiling. Ang kanilang paniniwala ay base sa turo ng mga Roman Catholic at hinaluan din ang pagiging nasyonalismo sa Pilipinas. Naniniwala din ang mga ito na isinaalang-alang ang pangalan na Jesus sa pangalang Jose ni Jose Rizal. Ayon pa sa kanila, hindi talaga anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso si Rizal at ito ay nakita lamang nila sa isang lugar. Ang pinakaunang preacher o tagapagsalita ng samahan na ito ay tinatawag na banal na tinig o holy sound. Naniniwala ang mga tagapakinig na ang kanilang tagapagsalita ay nakakausap pa si Rizal sa tuwing ang mga ito ay pumupunta sa bundok Makiling. Hindi na lamang ang pagkabuhay ni Rizal ang mahalaga sa mga taong ito. Mahalaga din sa kanila na ipagdiwang ang kanyang kamatayan na kanilang tinatawag na Misa de Tres. Hindi katulad ng Kristiyano na nagdidiwang ng Pasko sa tuwing Disyembre 25, ang mga taong ito ay nagdiriwang ng Pasko tuwing Oktubre 3. Ito ang buwan at araw na kanilang pinaniniwalaan na kapanganakan ni Jesus. Kung ang mga Katoliko ay naniniwala sa 10 utos, ang mga Rizalista ay naniniwala lamang sa 3 utos. Ito ay ang pagmamahal sa kanilang Diyos, sa tao at sa kanilang kinabibilangan na lipunan. Kung ikaw ay isang pari na nag-aaral ng turo ng mga ito, maaari kang mag-asawa at kailangan din na magsilbi ng halos 5 taon. Ang mga pari na ito ay hindi nakakatanggap ng bayad, ngunit ang mga ito ay sinusuportahan lamang ng ilang mga miyembro nang nais magbigay ng pera. Kung nais mo namang sumali sa ganitong samahan ay kailangan mo lang magkaroon ng matibay na paniniwala sa mga bagay na kanila ding matagal nang pinaniniwalaan. Kung pagkukumparahin natin ang dalawang ito, makikita na sila ay namatay dahil sa kanilang matibay na paniniwala. Si Jesus na matibay ang paniniwala at pananalig sa Diyos. Si Rizal na sobra naman ang pagmamahal sa bayan. Naniniwala ang mga Rizalista na kung si Jesus ang matatawag na Mesiya, sugo o tagapagtanggol ng bayan ng Israel, kinikilala nila si Rizal ang ibinigay ng Diyos sa Pilipinas upang maging tagapagtanggol nito. Kung si Jesus ay nakagagamot dahil sa kanyang matibay na paniniwala, si Rizal naman ay nakapanggagamot dahil sa kanyang kaalaman na kanyang natutunan sa eskwelahan. Ayon sa ilang research, hindi alam ng karamihan sa mga Pilipino na si Rizal ay minsang idineklarang santo ng Philippine Independent Church at minsang binigyan ng halaga ang kanyang pagkakapanganak. Ayon sa ilang paghahanap ng impormasyon, noong taong 1902, kinilala si Gregorio Aglipay bilang founder ng Philippine Independent Church o Iglesia Filipina Independiente. Ang samahan na ito ay hindi sangayon sa mga kaparian na nabubuhay noong panahon na iyon. At makikita din sa tabi ng kanilang altar ang watawat ng Pilipinas upang maipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga bayaning kumalaban sa mga Espanyol upang makamta ng kalayaan na tinatamasan ng Pilipinas ngayon. Isang Spanish Filipinologist at isa ding biographer sa buhay ni Rizal na si Wences Lauretana at sa kanya ding unang narinig ang pagkakilala kay Rizal bilang isang santo. Mula sa isang akda na inilabas noong 1907 sa bayan ng Madrid, ang Proceedings of the Coronation of the Great Martyrs of the Country, Dr. Jose Rizal and Fathers Burgos, Gomez and Zamora.
Ang pagkilala na ito ay nilagdaan nila Gregorio Aglipay, ang Secretary General Bishop Isidoro Perez ng Cagayan, Bishop Ponciano Manuel ng Pangasinan, Gregorio Dison ng Zambales at Pampanga, Fortunato Clemenya ng Cavite, Ramon Farola ng Abra. Ayon sa pagkakakonekta kay Rizal at kay Aglipay, malaki ang impluensya na naibigay ni Rizal kay Aglipay upang maging isang pari. Si Aglipay din mismo ang nagbigay ng titulo kay Rizal bilang Glorious Apostle at Wise Apostle ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na makikita ang mga larawan, mga bayani at ang watawat ng Pilipinas na nakalagay sa altar ng Philippine Independent Church at hindi na din nila kinikilala si Rizal bilang isang santo o mataas na tao. Sa panahon ngayon, halos 200 ng grupo ng mga Rizalista ang makikita sa Calamba, Laguna. Kinikilala man itong isang kulto sa ating bansa. Tandaan na ang mga ninuno ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol ay sumasamba lamang sa iba't ibang mga nilalang, anito, imahe, rebulto at espiritu. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!